Matiwasay na nakarating na Veterans Memorial Medical Center sa Ginang Arroyo pasado alas 4 kaninang hapon. At gaya ng hiling niya kahapon, wala siyang pusas nang inilipat ng ospital. Para sa latest aksyon sa VMMC, live doon ang aming kasamang si Maricel Halili. Maricel! Erwin, matapos nga ang 9 na oras na paghihintay na ihatid na sa wakas dito sa Veterans Memorial Medical Center si dating Pangulong Gloria Arroyo. Pasado alas 4 ng hapon, dumating dito sa VMMC ang convoy ni CGMA. Bukod sa mga hagad, bantay sarado din ang mga pulis ang puting coaster kung saan nakasakay si CGMA. May mga nakabuntot ding ambulansya dahil sa lagay ng dating Pangulo. Sabi ni Attorney Ferdinand Topacio, ang abogado ng mga Arroyo, kasama sa biyahe ng dating Pangulo ang mister niyang si Mike, hanap na si Congressman Dato Arroyo, ang tagapagsalita niyang si Len Bautista Horn at kanilang mga abogado. Pagdating sa VMMC, formal nang itinurn over ni Pasay RTC Sheriff Rodelio Buendiahe si CGMA. Kwento niya, medyo naantala ang paglilipat dahil kinonsider ang airlift. Medyo nagka-phobia na daw kasi si CGMA dito dahil dalawang beses na siyang na-aksidente. Sinabayan pa ito ng pagsusungit ng panahon, kaya land travel na lang ang ginawang paglipat. Simula ngayong araw, hindi na pwedeng gumamit ng laptop at cellphone si CGMA. Ayon na rin sa naunang utos ng Pasay RTC, sobrang higpit pa rin ang seguridad sa ospital. Katunayan, bago daw makatanggap ng bisita sa CGMA, kailangan munang mag-present ng passes at ID. Meron ding listahan ng mga tatanggaping bisita. Isa sa mga nakahinga ng maluwag sa paglipat ni Ginang Arroyo sa veterans ay si Sheriff Buendiahe ng Pasay RTC na ang pahayag. Gusto ko nang matapos to kasi masyado ng tedious para sa part namin sa Tower Hills. Erwin, sa mga oras na ito ay kasama pa ng dating Pangulong Gloria Arroyo ang kanyang immediate family, kabilang na nga dyan si dating First Gentleman Mike Arroyo. At pagkalabas nga nitong si Attorney Ferdinand Topacio ay kinuwento na niya sa atin na kasalukuyan daw na naghahapunan itong si CGMA at light dinner lang naman daw, kumakain daw ito ng sinigang na manok. Pero ang sabi nitong si Attorney Topacio, sa ngayon daw ay hindi naman daw naiyak itong si CGMA, bagamat nakaramdam siya ng bahagyang relief dahil sa wakas ay naihatid na siya dito sa VMMC matapos nga yung mahabang oras na paghihintay sa St. Luke's Medical Center. At kanina nga daw, habang nag-aantabay sila doon, ay nananalangin na lamang sila para nga sa smooth na pag-transfer dito sa Veterans Memorial Medical Center sa dating Pangulong Gloria Arroyo. Pero alam mo, isa sa mga pinaghihimutok ng kampo ni CGMA, bakit daw pati yung landline tinanggal pa ni Sheriff mula dito sa presidential suite. Kaya ang plano nga nila, maghain din ng motion at i-request na ibalik naman yung landline dahil hindi na nga sila pwedeng gumamit ng cellphone at ng laptop. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Maricel Halili, live mula sa Veterans Memorial Medical Center.